Maligayang pagbabalik mga tol, pag-usapan po natin ngayon ang tungkol kay Conor Benn. Nagpositive sa pinagbabawal na substance si Conor Benn. Ito ang isang prospect sa welterweight. Ayon kay Conor Benn mga tol, malinis naman daw siya dahil dumaan sa maraming drug test. Nakapasa pa ito sa UCAD o UK Anti-Doping Agency. Ngunit sa test ng VADA o Voluntary Anti-Doping Agency, nakitaan ng substance si Conor Benn. Kaya hanggang ngayon mga tol, hinihintay pa rin ang pangalawang resulta sa drug test ni Conor Benn. Kung positive pa rin ang resulta, posibleng hindi na matuloy ang laban ni Conor Benn ngayong October 8. Nakatakdang lumaban si Conor Benn ngayong Linggo kontra kay Chris Eubank. Gaganapin ito sa London. Ngunit hanggang ngayon, hinihintay pa rin ang decision mula sa BBOC o British Boxing Board of Control. May kartada si Conor Benn na 21 wins, 14 KOs, walang talo. Ito ang isang nagamon kay Kit Turman. Sa ibang balita naman, WBC Featherweight Champion Ray Vargas. Aakyat muna ito sa Super Featherweight para makuha ang bakanteng WBC belt. Matatandaan mga tol, natanggal kay Shakur Stevenson ang dalawang belt dahil nag-overweight sa final weigh-in. Kaya bakante ngayon ang WBC at WBO sa Super Featherweight. Ngayon nag-request naman ang kampo ni Ray Vargas. Gusto niya umakyat ng division para labanan ang number 1 challenger na si Oshaki Foster. Good news naman para kay Ray Vargas mga tol dahil pinayagan siya ng WBC. Lalabanan niya si Oshaki Foster para sa bakanteng WBC belt. Kung magawa ito ni Vargas mga tol, sigurado maging champion na ito sa tatlong division. Mahawakan pa niya ng sabay ang WBC belt sa magkaibang division. Matapos maagaw ni Ray Vargas ang WBC ni Mark Magsayo. Sinabi niya dati na gusto niya isang unification kontra kay Leo Santa Cruz. Ngunit nagbago ang plano ni Vargas dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. May kartada si Vargas ngayon na 36 wins, 22 KOs, walang talo. Ito ang magandang itapat kay Emmanuel Navarrete. Meksikano ang nagahari ngayon sa featherweight kaya magandang bakbakan. Sa ibang balita naman, Yordenis Ugas nagbigay ng updates na kanda na daw ito lumaban ulit sa susunod na taon. Posible magkaroon ng laban sa unang quarter ng taong 2023. Kinailangan lang daw ni Ugas magpahinga ng mahabang panahon para makarecover. Bugbog kasi ang inabot ni Ugas sa huling laban niya kay Errol Spence. Si Ugas tinalo niya si pambansang kamao, si Errol Spence naman pinasuko niya si Yordenis Ugas. Ano naman kaya ang mangyayari kung maglaban si Spence versus Pacman? Sayang lang mga tol at hindi natuloy ang bakbakan. Sinabi pa ni Ugas mga tol, wala pa siyang balak magretiro. Gusto daw niya ulit lumaban sa champion sa welterweight. Pwede niya labanan si Terence Crawford at si Kit Turman. Ito ang magandang bakbakan ngayon sa 147 pounds. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.